Kamusta na kayo? Magandang umaga po. So, yung isa kong vlog na ginawa ay nag-lead sa topic na ito dahil marami ang nagtanong kung ano ang causes. Bakit daw nalalak si Manoy? Ano yung dahilan? Kasi dun sa isa nating vlog, pinaliwanag natin kung ano yung gagawin kapag nalak si Manoy sa loob. So, ngayon naman, ang ating paliliwanag, ano yung dahilan? Okay. So, ang dahilan kung bakit nalalak si Manoy ay yung tinatawag na vaginismus. So ano yung vaginismus? Yung vaginismus ay yun yung pagtigas ng vaginal canal. Yung kasing loob ng vagina, meron yung tunnel. At yung tunnel na yun o yung lagusa na yun ay may mga muscles. So yun ay kumikipot. Yung mga muscle na yun ay naghahatakan o nagbabatakan. At ang resulta nito ay ang pagkipot ng kanal na yon o yung tunnel na yon. Ngayon, kung may laman, kung meron yung laman o may nakapasok doon, siguradong kung ano man ang nakapasok doon, which is ito na ngang si Manoy, masasakal yan. Hindi yan makakalabas kasi maiipit yan doon sa loob. So, matatrap siya. Ang tawag doon ay vaginismus. Okay. Yun yung dahilan kung bakit nalalak. Ngayon, ano yung dahilan? Okay. May dalawang uri ng vaginismus. Isang primary at secondary. Yung primary, kaya nagkakameron ng primary vaginismus o ang paglalak ng vagina, no, yung primary, ay dahil sa ang isang babae ay merong traumatic experience o may masamang experience o karanasan sa pakikipagtalik noong siya ay bata pa. Meron, maaaring siya ay na-rape dati ng kanyang, let's say, ng kanyang kalaro, o kaya ay na-rape siya ng kapamilya, o na-rape siya ng kapitbahay. So, pag kami mga ganitong klase ng situation noong nakaraan, yun ang nagbibigay sa kanya ng pagkabalisa during pakikipagtalik. Kaya siya nagkakameroon ng paglalak. So, hindi niya ito nakokontrol. Kusang gumaganon yun. So, ano yung dapat gawin? Maaaring itanong nyo, eh sir, ano yung dapat gawin? Ito ba'y nagagamot pa? Yes. I-refer sa isang psychiatrist ang isang babae. So, maraming treatments na gagawin yung mga psychiatrist na mag-handle ng kaso, ng panggagamot, no? Depende sa kanilang assessment kung anong gagawin, no? Pero basically, ang gagawin dito is yung mga relaxation technique, psychotherapy, mga ganun, at kung ano-ano pa na therapy na ibibigay ng mga psychiatrist. Okay, so okay siya at na nagagamot. Another one, kung bakit naglalak ang vagina, ay yung tinatawag na secondary. Kasi kanina primary, ngayon secondary. Vaginismus. Yun naman secondary, ang cause naman nito ay infection. So, maaaring merong infection o may problema na nangyayari doon sa loob ng kanal na yon, kaya nagkakameroon ng paglalak. So, nagagamot ba ito? Siyempre, pagka yung nagkukos noon ay nagamot, so, mawawala na rin yung problema na yon. So, yun yung causes para dun sa mga nagtatanong. So, treatable naman siya. So, kailangan lang ay ilapit sa doktor. Eh, sa panahon naman ngayon, nahihiya yung mga kababaihan na lumapit o yung mag-asawa lumapit sa doktor. Kaya nga, ang problema, hindi rin ito nare-record eh. O hindi rin ito na itatala ng gobyerno, let's say DOH, kahit sa ibang bansa. Kasi nga, hindi naman nagpapakilala o mas pinipili na lang ng mga pasyente o mga tao na nakakaranas ito na sa bahay na lang. At ito naman ay na nawawala din. Yun nga lang, unfortunately, may mga pangyayari kung saan ikaw ay nagkameron ito tapos hindi na natanggal. So, kailangan dalhin sa emergency room. Yun yung mga situation na yun. Pero hindi rin nare-record kasi sinasabi rin naman ng mag-asawa o mag-partner na huwag nyong ilalabas to. Kailangan dito lang. Secret lang ganun. So, yun lamang po and see you in my next vlog. Bye for now.